Okay po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo dyan? Okay naman po? Yan, okay. So, salamat po sa Panginoon. Ano? So, kung sandali po nating titingnan ang ating buhay, ang nangyayari sa buong mundo, makikita po natin na may mga namamatay, maraming nagkakasakit, maraming kaguluhan dito sa mundong ito. At titingnan natin ang ating sarili na tayo buhay pa. Ano? At ating masasabi na tayo ay buhay dahil sa Panginoong Jesus. Ano po? Tayo ay nabubuhay sa biyaya. At meron po akong i-share sa inyo at ang title po ng aking i-share is The Glory of God's Grace. Ang ating pong verse ay Ephesians 2 verse 5 to 10. So ayun po, makikita po natin sa verse 5, sabi po doon, "Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved." So, sinasabi po doon, even when we were dead in sins. Ano ba ibig sabihin ng dead in sins? Bakit sinabing patay sa kasalanan? So, yan po ay nangyari nung si Eva at si Adan ay nagkasala sa harap ng Panginoon at naroroon po yung maganda and harmonious relationship ng tao ay naputol dahil po ng kasalanan. At alam nyo po, tayong mga sumunod na lahi ni Adan, so tayo po ay galing sa lahi ni Adan, tayo po ay pinaglihi na rin sa kasalanan at sabi po sa Romans 5:12, tayo ay ipinanganak na naging mga patay na rin po dahil sa kasalanan, dahil tayo po ay may kasalanan at ang lahat ng tao ay makasalanan. Sabi po sa Romans 3:10, there is none righteous, no, not one, wala kahit isa. At sinabi nga din po sa Romans 6:23 na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang physical, hindi po, ito po ay kamatayang spiritual na nahiwalay nga po tayo sa yung relationship natin sa Panginoon. So yun po ang ating first point, dead in sin. Makikita po natin talaga na lahat ng tao ay makasalanan, tayo po ay makasalanan. Pero ang mabuting kaloob po ng Diyos ay kaniyang ibinigay ang Panginoong Hesukristo sa atin. Bakit po niya ibinigay? Dahil nang tayo po ay mga nagkasalangan na hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ay kailangan po natin ng tagapagligtas. At walang iba po yun kundi ang Panginoong Hesukristo na siyang napako dun sa krus upang mamatay para po sa ating mga kasalanan, para po tayo tubusin. Sabi nga po sa John 3:16, ibinigay ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para sa atin. At makikita po natin doon, we were not only dead in sin, pero may mabuting kaloob po ang Diyos at yun ay to deliver us to salvation. At meron pong kaligtasan na ibinigay ang Panginoon. At walang ibang daan, kundi tanging si Hesukristo lamang. Sinasabi po yun sa ating verse na Ephesians 2 verse 8-9, na sinasabi nga po, "For by grace are ye saved through faith." Hindi po sinabi doon na, "For by works are ye saved." Hindi po sinabing, "For by Mary are we saved." Hindi po sinabing, "For by Apostle Paul are we saved." Wala pong sinabing ganun, kundi tanging sa biyaya na nasa Panginoong Hesukristo lamang. And only Jesus saves. Ano po? At sabi po doon, laging through Jesus Christ, doon po sa ating verse, Ephesians 2:5-10, "It is only through Jesus Christ, by Jesus Christ, and with Jesus Christ." Sabi nga po sa 1 Timothy 2:5, "There is one God, there is only one mediator, and there is no other man than Jesus Christ." Ano po? So we were not only dead in sin, but we were given the gift for us to be delivered to salvation. And kapag once na tinanggap po natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, we will be declared as saints. Sabi po yun sa verse 6 to 7 na, "And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus." Grabe po yung biyaya ng Panginoon na tayo, hindi lang tayo makasalanang iniligtas ng Diyos, kundi kinasama niya tayo. Ano po? Na meron tayong buhay na walang hanggan. Assured na assured po yan, na pag tayo ay namatay, wala ng pag-aalinlangan, wala ng doubts, wala ng pag-iisip at uncertainties, na pag tayo ay namatay, tayo ay kasama ng Panginoong Hesukristo dun sa langit. Ano po? Not only we were declared as saints, but dahil tayo ay mga iniligtas ng Diyos, dahil sa kanyang biyaya, we are directed to serve. Ano po? We are directed to serve. Sabi po sa verse 10, "For we are His workmanship." "For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works." So kapag tayo po ay naligtas,
tayo po, ang banal na Espiritu po at si Jesucristo ay nananahan po sa atin. Ano? At naroroon po na tayo ay talagang uudyukin, na tayo ay gumawa ng mabuti sa biyaya ng Panginoon, tayo ay makapaglingkod sa Diyos para sa kanyang kapurihan at ang ating pong buhay ay mabubuhay sa biyaya po ng Panginoon. Sa katulad po ng buhay ng Panginoong Jesucristo nang may kabanalan po at may katuwiran. Ano? At lahat po ng mga bagay na ito, sa when we were dead in sin, naririyan po ang buyaya ng Panginoon na tayo buhay pa. Ano po? We were delivered to salvation, hindi po sa ating sarili, kundi tanging biyaya lang rin po ng Panginoon. We were declared as saints, again, hindi po sa ating sarili, kundi biyaya pa rin ng Panginoon by the grace of the Lord. And we were directed to serve. Tayo po ay nakakapaglingkod sa Panginoon, hindi dahil para sa kapurihan natin, kundi tanging sa biyaya lamang ng Diyos. And ano po yung challenge? Ang challenge po ay nasa sa last part po ng verse natin. Sabi po dyan, which God hath before ordained that we should walk in them. Continue to walk in the Lord lamang po. Ano, tayo po ay magpatuloy lang sa Panginoon. And iiwan ko po kayo ng isang awitin. Napakaganda po ng awiting ito. Ito po ay Tagalog version ng Sinner Saved by Grace. Chorus lang po. Okay po, aking kakantahin. Ako'y may salang niligtas ng biyaya nung ako ay nahatulan siyang pumasan. Ngayon'y buhay sa kalayaan sa buhay na walang hanggan. Ako'y inibig at pinatawad. Ako'y may salang niligtas ng biyaya. Yan po ang ating pag-aaral, The Glory of God's Grace. Maraming salamat po. Yan ang